Title, Gateway to God's Presence. Sino dito ang gustong-gusto ang presensya ng ating Panginoon? Maramdaman ang presensya ng ating Panginoon. Sabi nga ni Pastor kung kanina, kung tayo nasa ilalim o nararamdaman natin ang presensya ng ating Panginoon, wala na tayong ibang iisipin. Hindi tayo makaisip na nagugutom na ako mag-alas 12 na. Wala na mga kapatid, dahil sa presensya ng ating Panginoon, pag nandyan po tayo, nandyan yung kapahingahan, kagandahan. Amen. Ito yung verse natin sa Luke chapter 11 verse 13. Ito is amplified version. If you then being evil, that is sinful by nature, tayo ay sinful by nature, makasalanan naman talaga tayo eh. Kaya kailangan nga natin ng kaligtasan dahil tayo ay mga makasalanan. Sino pwedeng magsabi na sila po ay hindi nagkasala? Walang nagtaas ng kamay. Buti naman at mga honest. Ano po? Ngayon, nagkasala kahapon. Nagkasala kanina bago pumunta dito. Simple by nature, now how to give good gifts to your children. How much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask and continue to ask Him? Yung humihingi ng banal na presensya at patuloy na humihingi ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, bibigyan tayo ng ating Panginoon. Amen. Sige sa Tagalog para mas maintindihan ng karamihan. Kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong amang nasa langit. Amen. Na nagbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Praise the Lord. Tingnan natin yan. Na ang ating Panginoon, yung pinaglilingkuran po natin, ay nagbibigay ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Praise God. At matagal na po niyang gustong gawin ito. Matagal na gustong gawin niya ng ating Panginoon. Kaya nung Old Testament, kaya nagkaroon ng tabernacle, mga kapatid, dahil gusto ng ating Panginoon na makapiling ang mga tao. Kasi sa Old Testament, hindi pa yan eh. Kung sa Old Testament, hindi pa ganun yung katulad ng pagkilos na ginagawa ng Diyos, ng kanyang Espiritu, hindi pa ganito. Mapapalad ang bawat isa po sa atin dahil tayo po ay namuhay na sa New Testament na ang presensya ng ating Panginoon kahit saan dako ka, pag hiningi mo, ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Sa Old Testament, hindi po ganyan. Kaya kailangan maintindihan po natin ito. So, tabernacle design, makita po natin yan. Ito yung tabernacle, yung nasa gitna. Yan po yung ganyan po yung setup ng tabernacle. Ito yung napakalit na ito. Ito po yung 12 tribes. Lahi po yan. Mga lahi-lahi po yan. Ano? So, nandito sila Aaron. Hindi nyo kita, ano? Hindi nyo kita? Porin, hindi ko rin makita eh. Masusulo ako eh. So, pag malaki na tayong ano, may church na tayo, pray nyo kasi. Amen! Para meron tayong projector na malaki. Amen. Bigyan na natin ito sa mga bata. So, ayan mga kapatid. Makita po natin, kasi ang tabernacle, ito po ay typology. Yung mga mangyayari sa New Testament. May dalawa kasing typology at antitype. Typology, Old Testament, ay nagre-refer sa New Testament. Tapos yung antitype, yung New Testament sa Old Testament. Ganun po yung sabihin na. Kaya pag makarinig po kayo ng typology, antitype, yan po yan. So ito po, makita po natin dito na yung plano ng ating Panginoon, kita nyo, yung kaligtasan, bakros ano, Old Testament pa lang yan. So sa kaligtasan natin, saan tayo nakatanggap ng kaligtasan? Sa pumamagitan ng ating Panginoon. Nung napako po siya, sa kruso, sa tabernacle, yung design, mga kapatid, ay nandyan na rin po yan. Amen? Kumbaga, ang sabi nga ang tabernacle ay blueprint ng hinaharap
sa New Testament. So, yan po sa outer camp. Nandito ang ano, sa loob, ito na yung tabernacle. Ito po yung nasa ilang pa sila. Kasi dumating yung pagkakataon na nagtayo na si Solomon ng templo, di ba? So, dito pa lang, nasa ilang po sila, ito po yung lahat po yan. Kung ihimay-himay po natin tabernacle, napakatagal pong topic yan. Kasi dito pa lang sa tela na ginamit, sa kawin na ginamit, meron po yan sa mga taling ginawa, meron pong lahat ibig sabihin yan. Ganun po kadetalyado ang ating Panginoon. So ito po yan, napapaligiran po ng mga lahi. Ibang tao. At ang mga naglilingkod po sa loob, sila po ay tinatawag na mga lahi ng Levita. Mga Levites, sila po yung mga naglilingkod po sa templo. So, yan po yung makikita po natin. Then, dito po bababa ang presensya ng ating Panginoon. Hindi katulad sa atin, pag humingi po tayo ngayon, ako nagtataka sa iba eh. At hindi nila hinihingi. Dati gustong-gusto po ng mga tao sa Old Testament, maranasan ng mga tao, pero sa Old Testament, isa lang ang pwedeng makaranas po na. Yung high priest, isa lang ang pwedeng makapasok po sa loob. Pero napakapalad po talaga natin ngayon dahil kahit sino ka man. Yes, amen. Amen. Bibigyan ka ng banal na espiritu ng ating Panginoon. Maranasan mo na makapiling ang ating Panginoon. So sa tabernacle, may tinatawag yan, outer court, holy place, and most holy place. Ano po, may mga laman po yan. So, sa outer court, mga kapatid, dito, may dalawang yan. Ito, isa dito, at isa dito. Kung makikita nyo. So, kaya naglagay po ng picture. Ito, ang tawag po dyan ay brazen altar. Dyan po, nakatay, dyan po, yung mga alay ng mga Israelita, ano po, dyan po yan, dinadala at kinakatay po yan. At ang kasunod po ay, ayan din yan. Kasunod naman ay, brazen lever. Ito yung, dito po sila naghihinaw. Alam niyo mga kapatid, sa New Testament, meron na po yung ibig sabihin. Kasi nga, ang tabernacle, tandaan natin, blueprint po yan ng salvation sa New Testament. So, ang brazen na, ito, ang brazen altar, nagre-represent po yun ng repentance. Amen. Diba? Yung mga kasalanan natin, dyan na natin sinusunog. Amen? Kasi hindi tayo makapasok sa langit kung meron po tayong kasalanan. Amen. Sinong nakabalita na nakamakasalanan nakapunta na sa langit? Ako'y may alam. Kayo may alam kayo? Sure. May alam ako. Ha? Hindi, tinatawag na yun. Si Satanas, akit pa na, huwag na siya dun eh. Satanas, kung gusto niyong may kasalanan kayo, makapasok kayo sa langit, doon yung asamin na maging Satanas. Mahirap po yan. Amen. So, tayo mga kapatid, repentance, yung brazen lever, dito po natin, yung mga kasalanan natin, pansunod na natin yan sa ating Panginoon. Amen. Kasi hindi tayo makalapit sa presensya ng ating Diyos kung tayo ay mayroong daladalang kasalanan. At lagi po tayong may ginagawang kasalanan. Kaya kailangan natin yung sunugin. Amen. At ang kasunod po, brazen lever, yung paghihinaw, ay water baptism. Yan po yan ang ibig sabihin ng mga kapatid. At diba, ang sabi ng John chapter 3, mga kapatid, pag tayo nabautismuhan na, makapunta, makita na natin ang kaharian ng ating Panginoon. Amen? Makikita po natin kaharian ng ating Panginoon. So, meron po yung mga ibig sabihin. At yan po yung nasa outer court. Yung sa inner, doon na sa holy place, mga kapatid, sa loob, hindi po basta-basta yung hindi mga regular na tao, hindi po pwede makapunta dyan. Yan po ay para lang sa mga Levita, Israelita, ano po. At ang sabi po, dito sa loob, ito yung holy of all, yan ay holy place, banal na dako. Holy place, naglalaman din po yan ng tatlong bagay.
Una, dito po mga kapatid sa kaliwa, ay golden candlestick. Nag-ibig sabihin po na yan yung ating Panginoon, light of the world. Ang Diyos, siya po yung liwanag. Tama naman mga kapatid ba? Yung nagkaroon, nung natinanggap natin ang ating Panginoon sa ating buhay, nagkaroon tayo ng liwanag. Dati, hindi natin alam kung ano yung future natin. Hindi natin alam kung bakit tayo gumigising. Huwag natin, sa mga magulang, wala akong gumising kasi para kapagtrabaho, para may pangpakain sa pamilya. Mga estudyante, kailangan gumising kasi kailangan mag-aral. Pero may mas malalim pa palang dahilan kung bakit tayo gumigising ng ating Panginoon. Doon, nagkaroon po tayo ng kaliwanagan na meron palang mas kailangan asamin sa dulo na nakikita po natin ay yun ay yung makasama po natin ang ating Panginoon. Kasi alam niyo yung kasalanan, yun po talaga nagbubulag sa atin. Amen. Yung hindi pagsunod sa ating Panginoon, yun yung nagbubulag sa atin. Kaya, yung golden candlestick, re-represent po yan ng ating Panginoon, siya po yung liwanag po ng ating Panginoon. Amen. Amen. So, dito yan, golden candlestick. At meron po dito, kasunod, sa kanan naman ay ito po ay table of showbread. Yan po ay hindi sapatos sa SHEW showbread. Mana po yan, mana. Yan po. So, yan po ay sabi yan, manang walang, yan ay kinapay na walang libatura. Yan po yan. At yan po ay nagre-represent ng Word of God. Diba? Ang salita ng Diyos sa inyo, pagkain ng ating kaluluwa. Kasi kahit anong kain po natin dito sa physical natin, kung hindi natin pinapakain yung ating kaluluwa, manghihina rin po tayo. Tingnan niyo po yung mga tao na hindi nakikinig ng salita ng ating Panginoon, ang bilis nila pang problema. Pansin niyo po yan? Kahit napakasaya ng physical nila, pero pag may dumating at dinatang po sila ng problema, napakahina po nila. Yung iba, nagkikitil na. Kasi nga, hindi sila ganun. Pero sa atin, mo, napakalakas sa atin. Sino yung may pagbasa ng Bible? Laging nananalangin. Amen? Laging nakikipag-usap sa ating Panginoon. Laging nararamdaman ang presensya ng ating Panginoon. Di ba? Napaka-healthy ng ating, kahit hindi natin nakikita eh. Napaka-healthy ng spiritual natin. Kaya kahit anong pagsubok ang dumating po sa buhay natin, hindi po natin yan iniinda dahil mas malakas yung nasa loob natin. Amen. Amen. Mas malakas yung katawa, yung kaluluwa natin. Mas malakas po ito. Bakit? Kaya itong katawang ito, talagang manghihina po yan. Kaya kailangan mas malakasin natin yung hindi nasisira. Yes. Yung ating kaluluwa. Ito po yung huhusgahan ng ating Panginoon. Kaya sa atin, amen, kung paanong parusog yung ating panglabas, dapat ganun din yung paloob natin. Amen. Para kung may dumating man na mga kapagsubukan, may dumating man na mga challenges sa ating pananampalataya, hindi tayo basta-basta matutumba. Amen. Napakatipuno ng iyong katawan pagdating sa mananampalataya, natutay. Kaya ang bilis matisod. Kasi mahina ang pananampalataya. Amen. Grabe naman si sister, hindi ako pinamayan. Grabe naman si pastor, hindi ako pinansin. Diba? Yung mga simpleng bagay na kahit hindi naman katitisuran, ay kinatitisuran. Yung iba naman, dahil mahina ang pananampalataya, naiingit sa pagpapala ng iba. Huwag ganun. Huwag sa katabi niyo, huwag ganun. Kumain ka ng salita ng Diyos para lumakas ka, para mag-normal yung iyong pag-iisip spiritually. Amen. Kasi, di ba ganun? Dapat sabi nga ng Biblia, kung may pinagpapala ng kapatid, makisiya ka. Amen. Makigalak ka. Kasi ikaw na ang kasunod nun. Yes, yes, God. And kung hindi ka makikigalak, hindi ikaw ang kasunod nun. Kasi ikaw yung kritiko. Mga kritiko, maraming kaaway yan eh. Yung maraming nasasabi. Ay, talaga. Buti na lang sa riyaya, wala talaga dito.
Amen. Pray natin ang ating Panginoon. Amen. Meron mo ganito dito? Dito na kayong ibang church. Hindi kayo kailangan dito. Amen. Pero masasabi ko wala. Dahil lahat tayo dito yung pinagpapala ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Kaya, syempre dito po ay salita po ng ating Panginoon. Ito yung kailangan nating laging daladala sa atin para palakasin po natin ang ating pananampalataya para masuong po natin ang iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Amen. At sa pananampalataya, kaya kung gagawin po natin, alam natin na para manghihinan ang pananampalataya natin, aba, kailangan natin ng salita ng ating Panginoon. Kailangan po natin ng presensya po ng ating Panginoon para kaya po natin makipagsabayan. Amen? Grasa. Kasi ang kaaway, sabi nga ng Biblia, ang kaaway, para yung liyon. Umaatungal. Pero sabi po ito ng Bible, umaatungal lang, pero hindi nangangagat. Nananakot lang. Kung ikaw ay mahina sa pananampalataya, isang pananakot pa lang ng kaaway, bumagsak ka na, ay hindi ang Diyos ang may kasalanan. Amen. Tayo, tao, ang may kasalanan. Bakit? Kasi nga, kulang po tayo sa nutrisyon. Kulang sa nutrisyonal ka, kulang tayo sa vitamin A. Kaya po nagpe-pray yan eh. Nagtagin yung vitamin A, B, C. A to C. Sa atin, kailangan po natin yan bilang mga mananampalataya. Hindi po pwedeng mabuhay ang isang mananampalataya na hindi nagbabasa, nag-aaral ng salita ng ating Panginoon dahil ito po yung ating guide. Hindi ito po tayo i-guide ng ating Panginoon eh. Ito yung mapa ng ating buhay pananampalataya. Kung hindi po tayo titingin sa salita ng ating Panginoon, tsak, baka iba na yung tinatahak po natin ngayon. Tama po ba? Amen. Iba na po yung tatahakin po natin ngayon. Kaya kailangan natin ng salita ng ating Panginoon. So, ano nakalagay dyan? Ano nakalagay dito? Kaliwa? Showbread. Kasi sabi ko lang kanina. Pagsak na lang kayo. Golden candlestick. At sa? Kaliwa pala. Ha? Showbread sa kanina. Nandito mo. Showbread. Amen. At sa gitna, meron niya sa gitna. Ay, wala, hindi pala nakilagay yung gitna. Walang picture pala. So, yung gitna po na ay altar of incense. Yung po, yung altar of incense, doon po may sinusunog. Maapoy po yun, mga kapatid. Wala pala dyan. Nakalimutan. Ito yun, oh. Yan, dito sa gitna. Yan. Yan po ang ibig sabihin po na mga kapatid ay yan yung prayers, praise, and worship. Panalangin po natin. Kaya makita niyo po mga kapatid. Ito po, the golden candlestick. Sinong naliwanagan na yung tinanggap nila ng ating Panginoon? Sinong nabusog ang kaluluwa? Nung nakain na sila ng salita ng ating itong ginagawa natin, pagkain ito ng kaluluwa natin. Kahit akong imik na imik dito, iba ang kumakain. Kaya kailangan ihanda ko yung pinakamagandang pagkain. Kanya po yung trabaho ng mga pastor na ihanda yung pinaka-the best na pagkain. Kasi hindi naman galing sa amin yan, galing yan sa ating Panginoon. Kami lang ang nagpe-prepare. Kahit iba ako, nagpe-prepare lang kami. So pagdating po dyan, sa gitna, ay ito na po yung altar of incense, o yung incenso, yung mabangong samyo. At makita nyo po yan, meron po yung harang. Ito po ay harang po yan, malaking makapal po yan. Mas lalo na dun sa tinayong templo, makapal po talaga yan, mataas yan. Amen. So, ang kasunod nan ay Holy of Holies, nandyan na yung Ark of the Covenant. Pero mapansin po natin, dito po siya nakalagay. Pag titignan niyo po yan sa taas, parang cross pa rin yan. Ganyan, ganito.
mula dun sa labas, di ba? Basin altar, level, tapos pagpasok sa loob, tapos naman, makita po natin yung blueprint ng magiging kaligtasan ng mga tao sa atin. So sa Holy of Holies, mga kapatid, ito na po yung Holy of Holies. Ito na po yung lamanan. Yan yung Ark of the Covenant. At yan po ay nagsisimbolize ng presensya ng ating Panginoon. Ay mga kapatid, bakit gustong gustong pagawa ng ating Panginoon? Kasi yung Old Testament yan eh. Nasa ilang po sila ang plinano po yan ng ating Panginoon. Isa lang ang gustong gawin po at gustong mangyari ng ating Panginoon. Sabi niya Exodus chapter 25 verse 8. Ipaggawa mo ako ng sanktuaryo na titirhan ko kasama nila. Di ba nung alam natin nung nag-iikot yung mga kasi nga mga pasako yung mga Israelita, nag-iikot po sila sa ilang, pero nandun pa rin ang presensya ng ating Panginoon. Bagamat sila'y pasaway, bagamat tayo'y pasaway, gusto pa rin tayong makapiling ng ating Panginoon. Yun yun yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ngayon, hindi natin masabi sarili natin na tayo isang buong linggo. Wala akong nagawa kasalanan. Yes. Nagalit ka nga kanina. Gusto ka nga, hindi ka nga umimik. Grabe naman yung pagmumurmur sa iyong utak. Kasalanan mo niya. Ito yung gusto ng ating Panginoon, na bagamat pasaway po yung mga Israelita, pero mas gusto pa rin niyang makapiling ang mga ito. Ganun din po sa atin, praise God, na bagamat tayo ay hindi ayos sa paningin ng ating Panginoon, yung pamumuhay natin ay hindi naka-align sa ating Diyos, pero mas pinili pa rin ng ating Panginoon na makapiling at makasama po ang bawat isa sa atin. Praise God. Kaya, noon, kung i-ano lang natin, mga kapatid, ano? Yung presensya ng ating Panginoon, alam nyo, ang presensya ng ating Panginoon, dito lang siya bababa. Sa Holy of Holies. At isang tao lang ang pwede makapasok doon. Ang yung pinakamataas sa sardote. At isang beses lang sa isang taon. Grabe yung ano. Grabe yung tagal. At isa lang pati. Kaya ang sabi doon, kapag papasok yung mga, yung pinakamataas na sasardote, nakaabang yung mga tao. Lahat sila, inaayos nila yung sarili nila. Kasi may magkamali lang sa kanila na isa, patay yung sasardote papasok sa loob. Yung high priest. Kasi nga, kailangan ayos. So, maraming preparation na kailangan gawin. Linggo buwan, ang preparation para bago makapasok ka sa loob, amen, ng Holy of Holies ay walang maging aberya at maging malinis kayo. Malinis sila. Pero sa panahon po natin ngayon, di ba, grabe yung habang biyaya ng ating Panginoon. Amen. Ay, hindi tayo ayos eh. Pero pag hiningi natin ang banal na presensya ng ating Panginoon, ibinibigay agad sa atin ang ating Diyos. Pag nakita ng ating Panginoon na tama ang puso natin at talagang minanasa natin na makuha yung banal na Espiritu, ibinibigay sa iyo yan ng ating Panginoon. Hindi mo kailangan ng preparation. Yan nataka, di ba? May mga sa mga matatagal na mananampalataya, may na-encounter kayo, naulang dalo, napuspos agad. Walang preparation yun, hindi mo sabi mo nag-prepare yun. Nakita lang ng Diyos yung kanilang puso na ito talagang humahanap. Talagang gusto nilang maramdaman yung presensya na minsan nga hindi nila alam na sila pala'y napuspos na ng banal na Espiritu. Kasi nga mga bago. Pero nasa kondisyon po kasi yan ang puso. Kapag talagang naghahanap ka sa ating Panginoon at makita at matagpuan ng Diyos na yung puso mo ay nararapat na bigyan ng banal na Espiritu, ibibigay sa iyo ng ating Diyos. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Hindi katulad noon. Kailangan 1 year preparation at isang tao lang ang pwede. Amen. Hindi katulad natin mga normal na tao. Sabi nga, mababang nila lang. Amen? Noon, kasi nga yun ang rules. Ayan. Pero, gumawa pa rin ang paraan ng ating Panginoon na makapiling ang mga tao.
kaya nandito yung grabe yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Di ba? Sabi ng ano? 1 John? Tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umiibig sa atin. Tama po ba yan? Amen. Hindi naman talaga natin mahal ang ating Panginoon noon eh. Mas mahal kayaan natin ang ating sarili. No? Mas gusto natin pumunta sa mga tambayan, sa outingan, sa inuman, sa mga bisyo, kaysa magsamba. Pa? Mas gusto natin gumala. Mas gusto natin ang makasama yung mga katropa, kamarkada, kachismisan, kamaritisan. Yung mga gusto natin noon, kasi mas maligaya tayo dun. Kasi ang nasasatisfy po sa atin ay ang ating laman. Paano masasabing mahal mo ang ating Panginoon? Oo, pwede mong sabihin, pero hanggang bibig lang yan. Amen. Ah, mahal ko ang ating Panginoon. Nagpatotong ako ng mukha niya dito eh. May hihikaw nga ako, haba ng krus eh. Diba? Pero mga ganun, pagpapakita na mahal daw nila ang ating Panginoon, pero tinatanggi ng kanilang mga gawa. Amen. Sa yung Biblia, mga kapatid, sinasabi nilang mahal nila ang ating Panginoon, pero tinatanggi ito ng kanilang mga gawa. Kaya sa atin, salamat sa ating Panginoon, natuto tayong umibig ng tunay. Yes. Pagmahal po ng tunay. Dahil ang unang umibig sa atin ay tunay ang pagmamahal na ipinakita po sa atin. Kaya sa atin naman, mga kapatid, ibigay natin yung tunay nating pagmamahal sa ating Panginoon. Huwag natin sa bibig lang, kundi sa pamamagitan din ng gawa, makita ng ating Panginoon talagang mahal natin ang ating Diyos. Amen. Di ba sabi ng 14:15 ng John, if you love me, keep my commandments. Hindi ang sabi dun, I love you too. Kasi madaling mag-I love you too. Dali lang yung magsabi ng, okay, pangkukula nga sa ulay. Napakaganda naman yung mukha ko. Kaya mga kapatid, ipakita na din, if you love me, keep my commandments. Yan lang. Mismo Diyos ang nagsabi po nan. Mismo ang ating Panginoon, kung mahal niyo ako, sundin niyo yung aking mga utos. Hindi sabi nung mag-I love you to kayo sa akin. Ibig sabihin, kung sundin natin, kailangan may effort, may commitment. Yan po yung pagmamahal sa ating Panginoon. Hindi yung sa bibig lamang. Praise God. Kaya, sa Genesis pa lamang, mga kapatid, alam nyo yung pag-ibig ng ating Panginoon, sobra yan eh. Sobra-sobra po yan. Hindi natin kaya i-handle po yan. Yung pag-ibig ng ating Panginoon. Genesis pa lang, makita mo na yung pagmamahal ng ating Panginoon. Bagamat nagkasala si Adan at si Eva, di ba? Nagkasala si Adan at si Eva, hinanap pa rin sila ng ating Panginoon. Adan. Hinanap. At nung makita, ilanan na treba sila ay, kasi nga napuksan na yung kanilang ano ay, kanilang isip. Ano nang nangyari? Nagtago. Pero kita mo yung pag-ibig ng ating Panginoon, pagkaman sila nagkasala, binihisan pa rin sila ng ating Diyos. Ganyan din po tayo, pagkaman tayo yung mga makasalanan, pero binihisan pa rin tayo ng ating Panginoon. Nilinis po tayo ng ating Diyos, binago po tayo ng ating Panginoon. Kaya tayo po'y nakakatayo ngayon at nakakasamba sa ating Diyos kasi binihisan tayo ng ating Panginoon na kanyang kalwalhatian, na kanyang kapangyarihan. Kaya hindi tayo natatakot eh. Amen. Diba? Hindi tayo natatakot na humiling sa ating Panginoon, na humarap, na magpuri sa ating Panginoon dahil alam natin na tayo po'y binago na. Karapat dapat na tayo sa mata ng ating Panginoon. Kaya kahit nagkasala ang tao, nagkasala po tayo, kaya pa rin tayong i-care ng ating Panginoon. Amen. Amen. Kaya, nasabi po dito Romans chapter 5, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Walain nyo yan, mga kapatid.
Wala tayong pagmamahal sa ating Panginoon, pero pinili pa rin na ng ating Panginoon ni Kristo na mamatay para sa katubusan po ng ating mga kasalanan. Amen! Wala tayong pamalay-malay, may tumutubos na pala sa atin. No? Enjoy na enjoy po tayo sa pagkakasala. Talagang buka ng Yosef, pabilog pa. Tapos may mga skill pa yung mga lasing ko eh. Inaagat lang yung tansan. Bukas na. Tapos papaikutin para mabilis yung mabilis yung pag-inom. Kahit ganun yung sitwasyon natin, merong Diyos na namatay para sa atin. Amen. Hindi natin alam, pero meron na palang nagmamahal po sa atin. Amen. Kaya kalimitan ng mga tao na nandoon sa kalagayan na sinasabi lang depression, yung pinakamabababang sitwasyon po ng kanila po, doon po nila nakikita ang ating Panginoon. Bakit? Kasi yun po yung pagkakataon na lahat ay titingnan na nila. Lahat ay papansinin na nila at hindi nila alam na matagal na palang nagpapapansin sa kanila ang ating Panginoon. Amen. Kaya nung nawala yung kaligayahan po nila dito sa mundo, nakita nila ang kaligayahan sa piling ng ating Panginoon. Kaya salamat tayo sa ating Diyos, mga kapatid, kung dumadaan tayo sa ganyang pagkakataon, sa pinakamabababang parte ng buhay natin, mas kailangan po nating umabot sa ating Panginoon dahil siya po yung magtatakas po sa atin. Kapag hindi na kaya ng tao, ang Diyos ang kikilos. Amen. Iyan po yan, mga kapatid. So, tayo po ay iniligtas ng ating Panginoon. Nung tayo makasalanan ba? Ang sabi dito, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, precious blood, tayo ngayon ay napawalang sala. Hindi sa pamamagitan ng pera, hindi sa pamamagitan ng ginto, hindi sa pamamagitan ng mahalagang bagay, kundi sa mahalagang dugo ng ating Panginoon. Dahil wala ka nang makikita ng ganyan. Amen. Ang Diyos lang po ang kayang mag-provide nan. Praise God. Kaya napaka palad ng bawat isa po sa atin. Tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Kasi sa mga taong hindi susunod at hindi napawalang sala, talagang may paglalagyan. Hindi lang sa kangkungan. May paglalagyan po talaga. Mainit yung paglalagyan po nila. Sabi nga ni Pastor po kanina, di ba? Buti pa yung lechon. Pinapatay muna bago lechonin. Pero yung makasalanan, buhay kang lechonin. Ang sabi dun, walang kamatayan po yan. Kaya, nandito po tayo ngayon eh. Inaayos po natin yung pananampalataya natin kasi ayaw nating malitsyon. Amen. Gusto nating makapiling ang ating Panginoon na nagpupuri at nagpapasalamat tayo sa ating Diyos dahil tayo po ay sinagip ng ating Panginoon at niligtas sa mga masasamang gawa, niligtas sa mga kasalanan. Kaya, salamat, napakapalad ng bawat isa sa atin. Tinubos po tayo ng ating Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ng kanyang dugo. Praise God. Kaya ang sabi po dito sa 10, dati tayo mga kaaway ng Diyos. Yung mga makasalanan, kaaway tayo ng Diyos. Yung mga sumasalansang sa ating Panginoon, kaaway yan. Yan ang turing ng Diyos sa atin dati. Amen. Hirap kaya kaaway ni Lord. Kahit anong skills mo, kahit black belter ka pa, kahit magaling ka sa baril, kahit magaling ka sa lahat ng bagay, isang pitik lang sa'yo ng ating Panginoon, taog ka. Mayroong kaaway ang ating Panginoon dahil hawak niya po yung buhay natin. Kaya sa atin na nagbabalak na awayin si Lord. Uy, mag-isip-isip naman kayo. Mahal niyo pa ba buhay niyo? Again, magiging kaaway tayo ng ating Panginoon kapag hindi natin sinusunod yung kanyang mga utos. Amen. Hindi mo kailangan makipagmurahan sa ating Panginoon para masabi mong kaaway mo ang ating Diyos. Yung hindi mo palang pagsunod, yung pagkakasala na ginagawa natin, pakikipag-away na yan sa ating Panginoon. Amen. Kaya sabi po dito, dati yun. Sino kaaway pa rin nila ngayon si Lord?
resita. Wala kayo, kitikin kayo eh. Dati, tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niyo na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Praise God. Tayo ay tinawag na kaibigan ng Diyos. Masarap maging kaibigan ng ating Panginoon. Amen. 11. At hindi lamang yan. Meron pa. There's more. Tayo nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Noong tinanggap po natin ang ating Panginoon, automatically, tayo po ay naging kaibigan na ng ating Panginoon. At ang ating kaibigan, ang ating Panginoon, pag yan ay naging kaibigan mo, hindi ka mapapahiya. Yes. Amen. Kahit utangan mo yan. Kahit utangan mo yan, kahit anong... Diba sa mga, diba yung closer than a brother, yung mga ganong klase ng friendship, mga kapatid? Diba kayo magsasabihan ng problema? Yung mga pagkakataon na nag-open up kayo, yun yung gustong relationship ng ating Panginoon. Yung nag-open up tayo sa ating Panginoon. Kausapin ko lang, kasi ang tinatakpo sa atin kasi nitong malaking reliyon, kapag kausap mo ang ating Panginoon, kailangan ay mahingin ka, nakaganyari ka lagi, hindi ka makabasa. Hindi. Kung titingnan niyo po mga kapatid, yung mga tao ng Biblia, yung mga karakter po dyan, sila David, sila Daniel, sila Elias, sila Elijah, sila casual lang makipag-usap sa ating Panginoon. Yun yung tamang pakikipag-usap sa ating Diyos. Amen. Kaya kahit nga tayo naglalakad o anong ginagawa natin, pwede mong kausapin ang ating Panginoon. Kasi yan ang kaibigan, ganyan tayo makipag-usap sa ating Panginoon. Amen. Kaya mapalad ang bawat isa po sa atin na ngayon, sinong Old Testament, diba? Nakita po natin yung malaking tabi. Yung, ano na dito sa kabila? Showbread yung nasa gitna po. At merong namamagitan po doon na malaking tela. Ngayon, mga kapatid, napakabuti ng ating Panginoon dahil yung siya nasa cross. Bago po siya malagutan ang hininga, pinuksan niya po yan. Ibig sabihin, yung presensya ng Diyos yung sa Ark of the Covenant ay malaya nang makalabas. Amen. Amen. Lord. Napunit na po yung tabing. Kaya sabi dito, biglang nahati ang tabing ng templo mula sa taas. Ibig sabihin, hindi mula sa baba, hindi taong gumawa, kundi ang ating Panginoon mula sa taas. Tinanggal niya po yung tabing pa rin, banal espiritu niya ay makalaya. At kung sino man ang makahanap ay ibibigay niya po yan. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Kung sa Old Testament, mga kapatid, ay isa lang ang pwedeng makaramdam noon, makaranas noon. Sa New Testament, ginawa na ng ating Panginoon, tinanggal niya yung harang para kung sino man ang hallelujah, kung sino man ang humingi, kung sino man ang mag-asam, ay makikita at makikita niya po yan. Mararamdaman niya po yan. Ganyan ang presensya, ganyan kabuti ang ating Panginoon. Hindi niya pinagdamot ang kanyang presensya. Binuksan niya yan. Diba? Kaya sabi, di ba yung, alam niyo yung katang throne room? The veil is torn. Hallelujah. The doors fling wide. Sa temple na ito eh. Tinanggal na yan eh. Yung door, di ba mga Levita lang, hindi binuksan na po yan mga kapatid para ang banal na presensya ng ating Panginoon ay makakalat. Eh, walang, hindi na magkaroon ng limitasyon. Kaya salamat. Alam, diba sa Christ's glory, as I run inside, hindi ka na kailangan maging Levita. Hingin mo lang at makukuha mo ang presensya ng ating Panginoon. Hindi kailangan, hindi requirement ang pagiging Israelita, hindi requirement pagiging Hudyo o anuman mga kapatid. Ang requirements ay bukas ang puso mo, nalalapit ka sa ating Panginoon. Dahil nandiyan na yung biyaya ng ating Panginoon,
yung banal na presensya ng Diyos, nakabukas na. Amen. At kung sino man yung hihingi ay pagbibigyan ng ating Panginoon. Hallelujah. At ang presensya ng Diyos, hindi yung pauti-uti. Binubuhos po yan ang ating Panginoon. Diba kaya kita niyo yung mga nabubuhos, hindi nila maintindihan yung kanilang nararamdaman kasi pinupuno at pinupuno yan ang ating Panginoon. Sa mga baguhan, pansin nyo, sino yung mga nabaguhan nga, nabuhos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Hindi nyo makontain, hindi nyo makontrol, hindi nyo alam yung ginagawa nyo. Ang nasa ating isipan, nasa damdamin lang, masaya po tayong nagpupuri sa ating Panginoon dahil nakamdaman natin ang banal na presensya ng Diyos. Hindi natin kaya nito gain ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Ganyan yan kung nagbigay ang ating Diyos. Amen, amen. Tandaan nyo ka ba? Nangyari, nagwawala kayo. Di ba? Minsan, biglang bumabagsak tayo. Hindi natin na mamalayan. Tayo pala'y nakahiga na. Tayo iyak na ng iyak. Lahat na pwedeng tumulong, tumulong na. Di ba? Kasi hindi mo na maisip kung ano yung itsura mo. Kasi hindi mo kayang i-contain ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Once na lamnat ka ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, mortal na katawan lang ito, hindi kaya ito ng spiritual na, di ba kaya nga papaltan tayo ng ating Panginoon ng spiritual body para ma-handle natin yung presensya ng ating Panginoon. Kasi pagdating natin sa langit, hindi kaya ito. Masisira po ito. Kaya kailangan natin pang-spiritual na katawan. Kaya ngayon, kapag napupuspos tayo ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, talagang magre-react yung katawan natin. Amen. Yes. Yes. Spiritu God is so powerful, hindi natin kaya i-handle ito. Hallelujah. Tandaan nyo? Amen. Sa mga unang napuspos, hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo eh. Minsan natatakot ka. Kasi hindi mo na control yung bibig mo. Amen. Pero sa mga baguhan at sa gustong makaranas ng banal na Espiritu, kapag naramdaman mo, hindi na ikaw yung nagsasalita. Tuloy mo lang, huwag kang matakot, pagpuri ka kasi nandyan na yan. Hallelujah! Pagpunta na yan, mararamdaman mo na yan. Makikita mo na lang, mga kapatid, umiiyak ka na. Hindi mo na napapansin yung mga nasa paligid mo dahil mas nag-i-enjoy ka sa presensya ng ating Panginoon. Yan po yan. Yan yung gift, mga kapatid, ng pagsira ng ating Panginoon dun sa veil, sa tabing, na yung kanyang presensya ay binigay niya sa lahat. Siguro yung pagkakataon sa Old Testament, may mga taong naghahanap sa ating Panginoon, gustong-gusto na kumawala ng banal na Espiritu. Pero dahil may tabing, hindi mangyari. Oh, kahit anong klaro yung pagpupuri na ginagawa po natin, gusto ka nang abutin ang banal na Espiritu, pero hindi pwede, may tabi. May harang. Pero sa New Testament, salamat sa Diyos na umuhay na tayo sa New Testament. Sinira na ng Diyos. Hallelujah. Tabi. Kaya kahit saan ka man, kahit anumang sitwasyon, o nasa awang pangang lugar, kapag inigil mo yan, mga kapatid, ibibigay sa iyo yan ang ating Panginoon. Darwin, saan ka napuspos? Sa church. Di ba? Yun yung kasi bahay nyo dati. Gabi. Walang pananambahan. Hiningi po nila ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Kailangan ba ng service? Hindi kailangan ng service. Kailangan ba ng minangangaral? Hindi kailangan ng nangangaral. Ang kailangan yung puso mo. Hallelujah! Ay konektado sa puso ng ating Panginoon. Ibigay po yan sa iyo ng ating Diyos. Hindi ko yung pinalitalista na rin. Tuwan-tuwa yung mag-asawa. Pag-tay ko malayo, Mariten. Magka-birthday ko na tayo. Ibrahim si John Mariten. Si ano? Si Mary Rose. Magka-birthday kami. Spiritual na kanya. Diba? Tuwa-tuwa. Grabe yung kaligayahan. Kasi talaga hindi mo kontin yung katuwaan. Kasi yan, gagalakan. Kapag kayo napuspos mo ang banal na Espiritu, napuspos tayo ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Kaya, pero ito. Pero may pero lagi kasi. Nahirap pag may pera eh. Ito yung malaking tanong. Bakit kahit bukas na? Huh? Bakit kahit bukas na yung kabanal-banalang dako, yung throne room, yung veil na wala na, bakit hindi pa rin maramdaman ng karamihan yung presensya ng Diyos?
bakit tumitigil pa rin sila hanggang doon lang sa golden snake at sa shewbread? Bakit hindi sila maka-penetrate sa kabanal banalang dako? Kailangan na reviewin po natin yung tabernacle. Nung tabernacle sa panahon ng Old Testament, hindi ka talaga makapasok doon kapag meron kang daladala. Kasalanan, kahit katiting na kasalanan, hindi ka makapasok doon. Punong saserdote, pag may kapintasan, kasalanan, kahit nga sa damit lang eh, na talsi ka ng putik, patay ang saserdote. Kailangan kasi, ano, pure. Ano po? So, makita po natin, ano yung paggamitan mula dun sa pay na mamagitan? Diba? Holy police, may ano po yun nandito? Altar of incense ay nagre-represent ng ating altar of incense nagre-represent ng prayer, praise, and worship. Dito sila hindi makapenetrate. Kasi mali yung kanilang puso. Oo, nandyan, kitang-kita mo ang banal na spirit ng ating Panginoon. Tanggal na. Wala nang harang. Pero hindi ka makapenetrate doon sa loob. Bakit? Kasi yung prayer mo, yung pagpupuri mo, yung pagsamba mo ay hindi ayos. Oo, naliwanagan ka sa salita ng Panginoon. Oo, kumakain ka, nangangaral. Pag may mga nangangaral, mga prayer meeting, oo, may mga gawain. Pero yung pagsamba mo, kapag hindi tama, hindi mo talaga maranasan yan. Amen. Ayos. Kasi ang Panginoon naghahanap po yan ng totoong pagsamba. John 4:24. Pagsamba. Tunay na pagsamba. Yun yung gusto ng ating Panginoon. At kailangan maintindihan po natin kung ano yung praise and worship. Alam mo natin pagkakaiba ng pagpapuri at pagsamba. Kailangan kasi ma-distinguish natin yan. Pala natin, parehas lang eh. Kapag nagpupuri ka, sumasamba ka na. Kapag nagsasamba ka, nagpupuri ka na. Magkaiba po yan. Sobrang magkaiba yan. Lagi lang magkadikit. Amen. Yung pagpupuri po, ito po yung pagpapasalamat natin. Yung pagdadakila natin. Yung paghanga natin sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen. Yan po yung pagsamba, pagpupuri. Yun yung nag-aalik tayo ng pagpupuri. Ibig sabihin, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon sa wonders ng Diyos na ginagawa po sa ating buhay. Yan po yung praise. Pero ibahin mo yung worship. Ibahin mo yung pagsamba. Ang pagsamba po, ito po yung pagsunod. Ito po yung pagsunod po sa ating Panginoon. Ito yung pagiging tapat po natin sa ating Panginoon. Maraming bumabagsak dito. Kasi maraming Kristiyanong marunong magpuri pero hindi marunong magsamba. Yes, amen. Tandaan po natin yan. Kasi ang pagpupuri, kaya mong gawin yan instant. Purihin natin ating Panginoon. Yes. Palakpak natin. Hindi na kayo nagpalakpak. Dito pa lang. Kaya nyo, di ba? Instant eh. Kaya nyo. Pero sambahin natin ang ating Panginoon. It takes time. Ang pagsamba, ito po yung buhay po natin. Amen. Ito yung pagtatapat natin sa ating Panginoon. Marami pong marunong magpuri, pero hindi marunong sumamba sa ating Panginoon. Kasi kahit ibang denominasyon, kahit ibang grupo, kahit ibang pananampalataya, marunong din niyang magpuri. Pero yung pagsamba, hindi mo makikita. Kasi nagpupuri sila ng libutan. Pupuri din sila sa libutan, sa ibang araw. Yes, amen. Mayroon dito sa mga K-pops. K-pop. K-pop. Puri-puri kayo. Puri-puri. Tali na. Ganda-ganda sa mga doon eh. Di ba? Maroon naman tayo magpuri. Di ba? Sa mga tao, galing-galing naman eh. Galing naman nilang umawi. Di ba? Yun ang isang form ng papuri. Pero ibahin mo yung pagsamba. Ang pagsamba, ito po yung buhay po natin sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya huwag tayong matagpuan lang ng ating Diyos ng
nagpupuri. Dapat sumasamba din po tayo. Kasi yung mga taong sumasamba, yung mga Kristiyanong sumasamba, sila po yung binibigyan ng ating Panginoon ng Banal na Espiritu. Sila po yung nakakaramdam sa Espiritu ng ating Panginoon dahil yung buhay nila ay isa ng pagsamba sa ating Panginoon. Bakit si David madaling makaranas? Hindi naman yung buhay ni David. Kausap niya lagi ang ating Panginoon. Marunong siya sumamba. Bakit si Daniel? Lagi siyang nananalangin, nakipag-usap sa ating Panginoon. Marunong siya sumamba. Yung mga apostol, yung mga alagad ng ating Panginoon, lagi nilang kausap ang ating Diyos. Marunong silang sumamba. Tayo, kaya marunong ba tayo sumamba? Amen! Siguraduhin natin yan. Ako, hindi ko masasabi. Ako, alam ko, marunong lahat kayo magpuri, pero yung magsamba, hindi ko masasabi yan. Amen. Ang ating Panginoon ang makakaalam nan kung marunong kong sumamba. Kasi pwede mo akong dayain, tao lang ako eh. Hindi lang ako sapat eh. Kaya mo akong dayain. Pero sa ating Panginoon, hindi mo yan madadaya. Yes. Kahit paikot-ikutin mo, pakita mo na talagang lahat, hindi mo gaya yun, lahat labas din. Mayroon lang, labas din. Lahat itulo ng lahat ng tutulo. Hindi mo gayahin yun. Pero hindi mo madadaya ang puso. Yes. Hindi mo madadaya ang ating Panginoon. Kaya yung pagsamba. Hallelujah. Di ba sabi ng Romans chapter 12 verse 1? Ito po. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo, please lang. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Pagsamba. Banal. Pagsamba. Amen. Kalugod-lugod sa Diyos. Pagsamba. Diba? Ito yung huli. Ito ang karapat dapat na pagsamba nyo sa Diyos. Amen. Hindi pagpupuri. Pagsamba. Yan po yung nararapat na gawin po natin. Maging banal tayo. Kaya mo bang maging banal lang isang araw? Kaya. Pero paano yung pangalawang araw? Paano yung pangalawang linggo? Di ba? Kaya mo maghihandog yung buhay mo? Opo. Pag nasa church, pag nasa labas, di ka lang po. Kaya labas pa lang. Ha? Sabi dito yung pastor, kaya maghihandog yung buhay sa ating buhay. Yes! Amen! Igil na igil ka. Pagdating sa labas, natapilo ka lang, napamura ka na. Pira, paano yun? Paano pagsamba yun? Amen, paano buhay na pagsamba, masasabi mo yun? Hindi, mga kapatid, kailangan buhay po ito. Amen. Amen, ito yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Alam mga kapatid, the gateway to God's presence is our true worship. Tunay na pagsamba. Yan po yung makapunta po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Maranasan, maramdaman natin ang banal na presensya ng Diyos kapag tama yung pagsambang ginagawa natin sa ating Diyos. Kaya don't expect na bibigyan ka ng Espiritu ng Panginoon kung hindi ka marunong sumamba sa Kanya. Marunong ka lang magpuri. Praise the Lord. Pero samahan mo ng tunay na pagsamba para maranasan mo yung pagkilos ng ating Panginoon. Ay, hallelujah. Malaki po yung pagkakaiba ng pagpupuri at pagsamba. Kaya, worshiping God requires commitment. Kailangan natin ng commitment. Hindi yung panglinggo lang ang commitment mo. Marunong ka magpuri, marunong ka sumamba, pero paglinggo lang. Marunong ka magpasalamat sa ating Panginoon, pero sa FB lang. Marunong ka talagang nagpapasalamat ka ng todo-todo, pero hanggang social media lang. Buti pa yung social media, nakakatanggap ng papuri. Testimony. Pero dun sa tunay na buhay, hindi mo kapag-testimony. Kakaawa. Huwag mo dayain. Sabi nga ng Biblia, huwag nating dayain ang ating sarili. Dayain mo sarili mo, ikaw na yan eh. Iisa-isa na lang kayo, dayaan pa kayong dalawa. Diba? Worshiping God requires a commitment. Daily commitment. Amen? Daily commitment, hindi lang panglinggo. Hindi lang panlinggo. Gusto nating maranasan ang banal na Espiritu pagkinos ng ating Diyos. Magsimula tayo sa banal tunay. Sabi ng kanta, the veil is torn, the doors laying wide.
Hallelujah. Ano inihintay natin? Bukas na. Nandiyan na. Ibibigay na ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu. Anong kailangan natin gawin? Sumamba po tayo ng tunay sa ating Panginoon. Amen. Amen. Tumakbang po tayo. Huwag tayong tutunga-tunganga. Alam niyo mga kapatid, yung kapatiran kapag nagpupuri ng lahat, tapos nakatunganga, hindi yun. Pupuspusin ang ating Panginoon. Talagang grabe yung worship ng karamihan. Talagang taas na kamay. Sigaw na. Tapos ikaw na kaganyan na lang. Hindi ka pupuspusin ang ating Panginoon doon. Amen. Kailangan meron tayong aksyon na ginagawa. Kailangan may habang tayong ginagawa. Ang sabi ito, humingi. Ask. Frequently ask, mga kapatid. Kailangan hingin, hingin natin ang hingin na sa ating Panginoon hanggang sa ma-receive natin. Kahit na-receive mo na, hingin mo pa rin sa ating Panginoon. Kailangan natin mas puspos araw-araw. Dahil hindi natin alam. Ang ating bukas, hindi natin alam. Ang kasunod na oras, baka biglang nandyan na yung kaaway. Wala ka palang banal na Espiritu. Pagsaka. Amen. Araw-araw, kailangan nating maramdaman ang banal na presensya po ng ating Panginoon. Huwag tayong tutunganga lang. Huwag tayong magiging tuod lang. Kailangan marunong po tayong magpuri at marunong din tayong gumawa ng tunay na pagsamba upang maranasan po natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay po natin. Hallelujah. Diba sabi dito mga kapatid, yung humihingi ay bibigyan po niya. Kung sinong humihingi ay bibigyan niya. Kung sinong humihingi ay bibigyan niya, humihingi ba tayo sa ating Panginoon? Baka hindi ka humihingi sa ating Panginoon. Baka hindi tunay ang paghingi mo sa ating Panginoon. Kailangan tunay. Yun ang gusto ng ating Panginoon, tunay. Mula sa ating puso, yung paghingi po natin. Hallelujah, yung prayer na galing sa ating puso. Amen. Yan yung dinidinig ng ating Panginoon. Hallelujah, madali lang kasing manalangin. Pero yung taimtim na panalangin. Panalangin may pagluha, panalangin may pag-iyak, may hibik. Hallelujah, yun yung gustong-gusto ng ating Panginoon. Dahil nakikita ng Diyos yung insincerity. Nakikita ng ating Panginoon yung talagang pangangailangan mo, Lord. Hallelujah, Lord, gusto kong maranasan. Gusto kong maranasan ang pagkilos mo. Gusto kong maranasan ang banal na presensya mo. Yung mga humihingi, yung mga nagsasamba, yung dumadalangin na ganyan. Yan yung mabilis sinasagot ng ating Panginoon. Bakit nakikita ng Diyos yung kanilang puso, yung kanilang pagpupursige na maging ayos. Hallelujah. Kapatid, wala nang tabing. Malaya nang kumikilos ang banal na presensya ng ating Panginoon. Hindi niya kailangan ng madamdaming panalangin. Hindi niya kailangan ng madamdaming pangangaral. Kasi ako, kahit anong sigaw ko dito, pag hindi handa yung iyong puso, kapag hindi ka humihingi, hindi ka mabibigyan. Hallelujah, ang banal na Espiritu ay binibigay doon sa humihingi. Kahit anong gawin kong paghingi sa ating Panginoon, kung hindi mo yan inaasam sa ating Panginoon, hindi ka bigyan ng ating Diyos. Hallelujah. Kaya, pati, ang tabing ay wala na. Praise the Lord. Ang presensya ng Diyos ay tumitingin sa mga puso. Hallelujah. Na humihingi ng banal na presensya niya. Hallelujah. Ang presensya ng Diyos, hallelujah, ay nagmamasid sa mga tao na tunay na sumasamba, na tunay na humihingi ng banal na Espiritu. Hallelujah. Ngayon, sa oras na ito, matagal na, 1,000 years, binuksan ng Diyos ang tabing na ito. Kayo, hingin po natin sa ating Panginoon. Buhay at sikay na mahal. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Buhay at sikay na mahal. Hallelujah. Bukas na kapatid. Huwag ka lang titingin-tingin dyan. Humingi ka sa ating Panginoon. Hallelujah. Ask Him, Lord. I need your Holy Spirit. I need your presence. Oh, hallelujah, hallelujah. Tumitingin siya sa mga tao, sa puso ng bawat isa sa atin.
aming mga kapatid, Panginoon. Humihingi kami ng iyong banal na Espiritu. Humihingi kami ng kapuspusan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, salamat. Tinanggal mo ang tabing, Panginoon. Kaya nandito kami na kapag kami humingi, ay talagang ibibigay niyo. Pangako mo ito, Panginoon. Kung sino mang humingi, ay pagbibigyan mo. Kung sino mang humingi ng iyong banal na Espiritu, ay pupuspusin mo. Ito yung isang pangako mo, Panginoon. At aming pinangahawakan ito. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah.